Di-discuss kong topic today is double reinforced beam, ultimate strength design pa din. So ganito, pag diniscuss ko, huwag nyo muna pansinin yung mga nakasulat dito ha, pag di ko pa nadadaanan. So marami nag-request kasi na itong DRB. So ano ba to? Ba't ba tayo nagdi-DRB? Halimbawa, may concrete beam tayo, SRB. Di ba naglalagay tayo ng bakal sa tension side kasi mahina si concrete doon. Tapos steel naman, malakas siya sa tension. Pero pag nagde-design ka, gusto mo under-reinforce siya o maliit yung bakal mo kasi yun yung safe design. E paano ngayon pag kunwari hindi nag-yield nung kinumpute mo? Ang gagawin mo ngayon, pwede mo lakihan yung size ng concrete ka. So, uneconomical nga siya, magastos. Tapos, for architectural reason, masyadong malaki yung beam mo, magko-consume siya ng malaking space. Tapos yung mga clearance mo, baka hindi mo hindi kayanin, liliit yung clearance mo pag ganun eh. Anong isa pang pwedeng remedyo dyan? Naglalagay sila ng bakal dun sa compression side. O yung tinatawag natin compression bars, lalagay mo dun sa compression side nga. Thus, ang mangyayari, mag-yield na ngayon si tension steel mo. So with that purpose, with that reason, di ba? Dalawang scenario lang yung mangyayari pag nagdi-DRB tayo. Una, si tension steel ay mag-yield, pati si compression steel mag-yield din. So ano yung second scenario? Si tension steel, yield pa din, tapos si compression steel, hindi na mag-yield. So lagay ko na lang dito ha, not yield. Tingnan nyo, parehas nag-yield si tension steel kasi yun nga yung purpose ng DRB. Pero siyempre, board exam, dapat sigurista ka. Ang ginagawa ko nun, kahit ako nagbo-board, chine-check ko pa din if TS yield. So nag-i-stress check pa rin ako yung FS. So may kita nyo dito muna sa figure, di ba ito yung SRB? Ganyan na ganyan yung drawing kasi sabi ko nga sa inyo, madali lang to, parang SRB lang din, magdadagdag ka lang ng bakal dun sa compression side. So ano ba ginagawa natin dito? Punta muna tayo dito sa cross section. Kung maglalagay tayo ng bakal, sabihin natin ilagay natin yung bakal dito, compression bars, tapos tawagin natin AS prime. Kasi di ba sa tension AS, pag naglalagay ka ng prime ngayon, nagiging pang compression siya. Tapos sabihin natin kung ito D para sa AS, edi tawagin natin tong D prime naman. So punta tayo ngayon sa strain diagram naman. Kung ito epsilon S, tapos naglagay tayo ng bakal dito, sabihin natin nandito siya, pwede ko tawagin to na epsilon S prime nga. Kasi compression na siya. Tapos ano ba formula ng ng strain mo, di ba? Stress over modulus of elasticity. So okay lang, dito na lang sulat ha. Ito, dito, na epsilon S prime is equals to dalawa lang yung scenario mo, di ba? Mag-yield si compression or hindi siya mag-yield. Lagyan na lang natin FS prime. Tapos over modulus of elasticity na 200,000. Tapos ano? Kung ito si, kuhain ko nga yung distance na ito. Ang distance na to, kung itong buo ay C, tapos ito D prime, nakatapat dito, pwede kong tawagin to na C minus D prime, di ba? Tapos punta tayo sa stress diagram. Itapat natin ngayon dito sa AS prime natin, sa area ng bakal. Tapos towards ulit, papunta rito yung arrow, kasi nga, compression siya, kaparehas na dito. Tapos itong P, baguhin ko lang, tawagin kong TS. Tapos itong C, gawin kong CC kasi tension steel, tapos compression concrete. Para mapangalanan ko to na CS, compression steel naman. E ano ba formula niyan? Eh, di ba force is equals to stress times area. So, area muna. Ano yung area mo dito? AS prime. Tapos, dalawang scenario. Anong pwede mo ilagay dito? FS prime or FY. Kasi hindi ka sigurado muna kung nag-yield o hindi. Pero ngayon, ina-assume ko lang naman na dito yung pwesto ng bakal, di ba? Pwede kong sabihin na etong value na to, galing dun sa SRB, di ba, is A over 2. Tapos, ito si D prime. Eh, di pwede kong sabihin na ang equality niya is D prime is less than A over 2. Kasi mas maliit si D prime ngayon kesa kay A over 2. Tapos, kuhain ko lang nga lang rin to. Tapos, kuhain ko nga lang rin itong distance ni TS tsaka ni CS. Wala lang, kuhain ko lang. Kung itong buo ay D, tapos D prime, pwede kong tawagin to na D minus D prime. So, may kita nyo ngayon dito no, sa stress diagram tulad ng ginawa natin sa SRB, para sa load diagram, di ba pinag-equate lang natin si compression tsaka si tension. Mga compression forces dito, equate mo sa mga tension forces sa baba. So game, derive tayo. Sabihin natin ulit na C is equals to T. E ano ba yung mga forces sa C mo? Dalawa lang naman. Si CS tsaka si CC. So sulat ko muna dito ha. Si CC muna. CC plus CS is equals to T. E ano ba si T?
TS lang naman yung nandun sa tension side. Tapos substitute natin yung mga values. CC is equals to 0.85 FC prime AB plus CS AS prime. O hindi, magpapantay equal, sorry ah. Multiplied by FS prime or FY is equals to TS na AS FY. So FY na lang lagi nilalagay ko. Kasi nga, nag-yield siya. Yun yung purpose nung DRB natin. So, box ko na to ng pula kasi isa to sa mga common formulas na ginagamit natin pag nagko-compute tayo ng DRB. Tapos, since galing nga to sa SRB na drawing, di ba kanina bago ko i-drawing to mga pula, pwede ko pa rin pala gamitin yung actual stress na formula, actual stress ng steel. Yung FS is equals to 600 D minus C over C. Applicable pa din to ha. Tsaka yung A is equals to beta sub 1 times C. So, box natin to ng pula kasi ginagamit pa rin natin yan eh. Eh, paano ba natin nakuha tong FS na to? Di ba nag-similar triangle lang tayo dito? Eh, kung titignan nyo, may bago tayong similar triangle, oh. Pwede kong sabihin na etong triangle na to ay similar triangle dito hanggang dun sa pula. Eh, paano ba ginagawa natin sa similar triangle? Pag C daw, 0.003. Pag C minus D prime, epsilon S prime. So, sulat ko. Pag C daw, 0.003. Tapos, pag C minus D prime, epsilon S prime. Eh, ano ba si epsilon S prime? Buti, dito ko pala sinulat, oh. FS prime over 200,000. Di ba yung over 200,000, pares lang naman siya pag niligay ko dito sa numerator. Kumbaga, ganito, 200,000 dito sa taas sa numerator. Tapos, habaan ko lang itong linya na to, tapos igit na ako si FS prime para maganda yung tura ng equation. Sige, isolate ko nga si FS prime sa isang side ng equation, tapos the rest sa kabila. So, cross-multiply ko siya rito. 0.003, angat ko rito times 200,000, tapos si C ilagay ko dito sa baba. So, sulat ko ha, FS prime now, tapos 200,000 times 0.003, 600 din. Tapos C minus D prime, tapos yung binaba mo na si dito is all over C. Tapos isa na namang formula to para ma-check mo ngayon yung actual stress sa compression bars mo. So gamit na gamit rin to ha, importante yan. Tapos ano pa yung kiko-compute natin dito, di ba sa stress diagram, ano ginagawa natin dyan? Nagsasummation of moment tayo kasi nga parang load diagram to, di ba? Tignan nyo, ito yung MN pala. Eh, ano mapapansin nyo dito, hindi na yung usual na ginamit natin sa SRB na formula ng MN kasi may dumagdag ka na ng force, oh. Tapos gawin ko dito, kahit saan naman ang point dito, pwede ka mag-summation of moment. Pero gawin ko, dito ako mag-moment sa T o dito sa TS kasi kinuha ko na yung moment arm neto, tsaka moment arm na to, dun yung pinakamadali. So gawin ko, summation of moment at T is equals to 0. Tapos lahat ng clockwise, positive. Tapos counterclockwise, negative. Ganun ako lagi mag-solve, ha? So, anong positive dyan? Si MN lang naman, pa ganun. Tapos, i-minus mo ngayon, si ano? Si CC. Tapos, ano ang lever arm niya? Diba? D minus A over 2. Tapos, i-minus mo rin si CS, isa pang force doon. Tapos, ang moment arm niya is D minus D prime. Tapos, isolate ko ngayon si MN sa isang side ng equation. So, MN, tapos substitute ko na din. CC, ano ba si CC? 0.85 FC prime AB multiplied kay D minus A over 2. Magiging plus na to kasi nilagay ko nga siya sa isang side ng equation tapos pinagpalit ko sila para nasa kaliwa si MN. So, plus CS is equals to AS prime multiplied by FS prime or FY kasi hindi ka pa sigurado kung nag-yield, oh. Multiply mo kay D minus D prime. So, box ko na to. Medyo mahaba siya, no? Pero hindi tayo nagkabisado. Galing lang yan dun sa drawing ng stress diagram mo. Tapos, ano pa ulit yung isa natin kinocompute? Di ba kung may MN, meron din tayong MU. Where MU is equals to phi MN. Si phi yung reduction factor natin. Depende yan kay NSCP kung si 2001 ba, 2010 yung papagamit sa'yo. So, game. Paano ba approach ngayon? Kunwari, may investigation ka ng DRB. Ano yung approach ngayon para makompute mo si MN? Ang ginagawa ko, kapares lang din doon sa SRB natin. Init, kaya tinatapat ko yung ventilador sa akin. Unang step para makompute mo si MN, step 1, check mo muna kung totoong DRB siya. Paano ba natin ginagawa yan? Si AS max, kinocompute natin, tapos
ikukumpara natin siya sa value ni AS actual. Tapos magiging real DRB siya pag si AS ACMO is greater than AS max. Kumbaga, ayan, no, lumagpas ka ng AS max, magiging over-enforced ka ngayon. So, mangyayari, totoong DRB siya. Tapos, next step na natin, C is equals to T with assumption. E, ano ina-assume natin nga dyan? Kaparehas lang nun sa SRB, pero dahil nagdagdag ka ng compression bars mo, sineset mo yung FS mo, tsaka si FS prime, nag-yield. Kumbaga, is equal sila kay FY. Tapos, kinukuha mong value dito, di ba, si A, tsaka si C. Kasi magagamit mo siya sa step 3, sa check assumption. Che-check mo na talaga si FS actual, tsaka si FS prime actual kung nag-yield talaga sila. So kung tama yung assumption mo, kung correct, 4.A, makukuha mo na ngayon si nominal resisting moment mo o yung MN. Pag incorrect naman, make appropriate correction, then balik ka dito sa step 2. So ganun lang yun. Parang SRB lang din. So ito pa lang yung concept. Magsa-sample problem tayo sa mga next video. Madali lang to. So, thank you sa panonood, ah.